Ishikina na tie, sino kayang mananalo? Sa sarili nilang liga, no? Baka mag-champion yung Pinas. Tara. Pero sa labas, hindi. Oo. Alam mo, pwede na talaga matupad ang tunay na MPGL kasi pag nagkaroon sa Indonesia, Thailand, Philippine, Malaysia. Nako, ayan ang tunay. Singapore. Kailangan isa lang sa Singapore. Mabuhay! Mabuhay na ang mga magaganap na tigma. Bakit ako napunta dito? Meron po kaming shoot. Si Direk Bobit, yung ano namin, yung director namin. Pinihem kami. Oh, ano sabi? Alas 3 daw. Eh, wala pa. Ayan ang gagawin namin dito. Eh, di mag-cash na lang. Sayang oras. Sayang oras. Kaya mapapakas kami. Mabig, mag-iing kayo ng kakaiba sa nakakaguluhan sa Friday the 13th. Mag-iingat kayo sa pagdodrive. Make sure nyo yung mga gulong nyo maayos. Kumain muna kayo. Huwag kayong kakain ng panis. Mga ganun. Huwag kayong inom na kung ano-ano. Huwag kayong magpapakalasing. Kasi Friday the 13th, di naman tayo naniniwala because I'm a man of science. I graduated computer science, dog. I don't believe in that stuff. But it's better to be safe than be sorry. It's so kayo magpapakalasing, kayong gagawa ng kakangkungan sa buhay. Delegado kasi, Friday the 13th. Ito to, Friday the 13th kasi rock na ito, tanda mo yan. Shoutout nga pala sa mga nanonood sa inyo dyan. Shoutout talaga. Ang tagal ni Direk Bobit, sabi, alas 3 ang call time, nauna pa tayo, wala pa. Ano sabi natin? Pa-burger ka naman, Direk Bobit. Burger ka naman, Direk. Direk Bobit. At, abangan nyo kami, nasa Cebu kami next week. Mag-aasip tayo ng lagim dyan, Kwede. Meron kami nga. Mga Cebuano beams natin dyan, abangan nyo kami. Abangan nyo rin, dahil man dyan na sa Akitan Crew, kasama namin sila Super Kojak. Ang buong kapupunan si ng sa Akitan Crew. Si si Denking Mahina. Si Denki, na pabigat ng pabigat. Pabigat ng pabigat. 2017 na, mabigat pa rin. Literal na guts mabi, si Kuya Denki. Oh. Alright. The bands are there. Dire team. The basic bands, okay? Mukhang nag-research nung signature ay mga top core heroes ng ano yan, TNC oh. SD Bad Rider Knights. Mukhang nag-research. Mahabang nag-research. Bakit tingin ito pa ganyan na yung mga pickings ng ano TNC? Totoo. Tingnan natin kung anong gagawin. On the other side, Slardar Ogre Magi naman, TNC Pro Team ang pagbabalik ni Jumbo Bulado tsaka si Shokey. Okay ka, Shokey. Si Enteng, huwag ka na mag-MMMF. Mayaman ka na eh. Big, Tito Big. Si Tito Big. Mayaman na yan. Tito Big. Tama na. Tsaka si Tito Soto, senador na nga. Ang dami-daming batas na pwedeng ipasa. Oh. Like ipasa, maging national caster si Lon at si Duno. Ah, totoo. Ano ba naman gagawa ng film festival? Ano ba naman Tito Soto yung mga ginagawa niyo? Kung ako talaga naging senador, magaganda mga batas ko, mga batasan. Ako congressman lang. Bigyan niyo. Ako, napaliwanag ko na ba? Gagawa ako ng batas, rock na ito. Anong? Ang batas ng rock na ito. Anong sinigaw sa... Anong ng rock na ito? Unang sinigaw sa Pugadlawin. Hindi, sa Biyak na Bato. Sa Biyak na Bato yun. Anong unang sinabi sa Biyak na Bato? Rock na ito. Sinong po first blood kay Magellan? Lapu-lapu. Si Lapu-lapu. Pinner's blood niya. Tunay na Pinner's blood yan. Walang kabayas-bayas yung pag-first blood yan. Ito, binabati ko muna si Harry Kurilan from Cagayan de Oro. Yung Martin here, sabi ni Gildart 77. Hello. Nako. Sachi, boy ng Singapore. 10 seconds remaining. London Tandem. Mabuhay kayo. Ma? Alam mo, pag may nagmamabuhay sa atin, isa talagang tunay na Pilipino. Oh, tunay na Pilipino. Nagmamabuhay. Rock na ito. Yan. At ayan na, Underlord, medyo matigas ang kalaban natin. Ang Underlord, pinipik niya kasi maraming ano. Oh. Maraming physical. Ganun daw yan eh. Wala ba si Direk Bobit? Radiant teams turn to pay. Si Direk Bobit. Alas 3 daw yung shoot natin. Si Direk JB. Ayaw ko dyan kay JB Gravy. JB Gravy. TNC Pro Team na bagong captain. Si Captain Kuko na ang bagong nag-takeover dito. 10 seconds remaining. Matutuwa na naman ang misis ko sa mga casters. Pati yung misis mo. Natutuwa na ako. Delegado yan. Alam mo, dapat sa'yo lang siya natutuwa sa asawa mo. Nag-iisa ka lang dapat sa buhay niya. Pero okay lang na matuwa sa amin yan. Wala naman kaming gagawin masama sa misis mo. Talagang sadyang may charisma lang talaga kami ni Kuya Jit. Captain K kami, Captain K. Pati yung mga misis niya natutuwa.
Gawa ka ng batas na bawal ang cancer sa Pinas. Ang cancer, dumadapo kahit kanino, kahit saan, kahit anong oras. Hindi natin ako, tanda ako mga kaibigan, ha. Nasabihin ko na sa inyo, plataforma ko sa susunod na eleksyon. Ano yun? Igagawa tayo ng, alam mo, syempre, isasakatuparan na natin ang party list natin. Ang yun. BA YAG. BA YAG. Gagawa kami ng party list nyo. BA YAG. BA YAG. Malaking malaki. Huwag yung isiping bastos yun. Catchphrase lang na yun. Ang ibig sabihin talaga ng BA YAG is Basketball Association Youth Action Group. Ibig sabihin, magbabasketball tayo lahat. Oo. Siyempre, pag nanalo tayo sa Kongreso, magkakaroon ng Port Barrel. Oo. Kukunin natin ngayon yan. Sabihin na natin na... Magpapaliga ka na. Magpapaliga ako. Ito. Isang libo araw-araw. Ayon sa aking kaalaman, 200 million pag congressman ang budget mo sa isang taon. Ang gagawin natin, ilang linggo lang ba mayroon sa isang taon? 48. Kada linggo mayroon tayong 1 million peso, Dota tournament. Ayos ba yun? Ayos yan. Siyempre, yung, sabi mo nang nagastos natin yung 50 million pesos. Yung 50, gastos natin yan, siyempre sa mga production, sa mga venue, renta. Meron tayong 1%. Mausay yung mga, na-accounting ko na yan. Pero, huwag niyo isipin yung 1%. Kung mga, sa kabuuan, Mas marami pa rin ang makikinabang. Tandaan nyo yan. Siyempre, ako nakaisip, ideya ko yan. Kailangan talaga magkaroon tayo ng, cut dyan. Malinis yan, malinis yan. Pwede naman natin daanin sa legal na pamamaraan. Kami rin yung magkakas. Siyempre, yung TF namin, lalakihan namin. 5 billion. Lalakihan namin, 5 billion pesos. Ayos ba yun? Siyempre, pag natuwa kayo, linggo-linggo, meron tayong 1 million dollar tournament. Ay, 1 million peso tournament. Ipoboto nyo ako ngayon sa susunod na eleksyon. Senador naman. Kalahating billion na yung premium natin. Tuloy-tuloy na ang ligaya. Payaman na tayong lahat nun. Siyempre. Kuya din, nakita mo ba ito? Esports is real. Bibilan yung Oscar, aba? Nako, Dazzle. Panako talaga ng TNC ang Dazzle na yan. Oscar, Pwede yan, bes. Pwede talaga. Dito nga, nandito na tayo mga besi. Totoo yan, yan mga plataforma para ito, sa esports. Ito, si Paper Oink Oink. Hi from Cebu. Radiant teams. Why we no pain? Why we offline? We offline? We OP. Kukuhos car mga kaibigan. Hindi. Signature touch. Ilaulon, ano bang balak mong takbo ang posisyon? Ako, simple lang. Mayor muna. Mayor? Mayor muna tayo. Kumbaga idol natin si Hera, pinagsimula siya sa maliit na unit. Okay nga alam, barangay captain, rock na ito eh. Kapitan wala tayong kikitain sa pagiging barangay captain. Alam mo kasi. Ano ka ba, barangay clearance lang at saka barangay permit lang transaction dun. Mag-mayor ka na lang, maraming, alam mo si pag mayor, barangay, si mayor, maraming ano yan, transaction. Pag ako ang barangay captain. Mag-build trip ka sa barangay ko, bawal ang 2K MMA. Puro 3K lang. Pag ikaw naging mayor, maiimbitahan ka sa tour sa Malacanang, tas tatanungin ka ni Digong, may alam ka ba? Ano mang ginagawa mong di? Ay, boss, Dota po yun. Dota po yun. Hindi po, malinis ang transaksyon natin. President. President D, Kuya D, at saka, alam mo yan. At undying mga kaibigan, tagal man lumaswit ng signature, pinapasarap pa tayo, rakraka na. Morphling kaya to? Labas na nila. Magbabati kayo mga kaibigan habang may oras pa. DK. Pwede DK, no? Ha? Dragonite, pwede. Para dito sa Sigtras? Kamido. Wala na, hindi na. Kung ako sa kanila, yung mga signature hero na niya. No? Morphling, nila ni Kelsla. Nila Kels. Labas na nila yung Morphling ni Rakels para tapos na kagad. Oo, tapos tayo ito. The Bane of Existence. Binabati ko pala yung ano. Pwede pala ako sa barangay Mulon. Oo naman. Tatanggalin natin lahat ng tukay. Magse-seminar sila kung paano maging maayos na Pino na Dota player. Ha? Kato ka ako inyo. Ay! Silencer mid yata yan. Nakpo. Hindi pwedeng andahing offline. Andahing underlord na yan. Talakad bukid nun. Hello sa inyong lahat. Kuya Di, pabati naman ng Diko. Buah. Wala akong pakialam sa demo. Wala akong pakialam sa demo. Pag nakita mo yung D ni Kuya D, magugulat ka. Shoutout from Cebu All-Star. Cebu All-Star? Meron pala nun? Ano mapapayan nyo kung paano makakuha ng magagandang chicks? Nako. Wala kami mapapayan sa'yo. Punta, ano. Hindi kami babayero. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Pero may sinabi sa akin si The Great Roro. Ano?
Dati, nung lasing na siya, sabi niya, hubad agad! Totoo yun! Hubad daw agad! Oo. Kasi, big line mo. Big line mo lang. Kung magustuhan niya yung ano mo, karakas mo, laban na. Pag nagustuhan niya yung hulma mo. 50-50 naman ang ano yun. 50-50 naman ang odds eh. Oo, kasi kung, yes or no lang naman yan. Kung lalaban sa ahas mo, laban na. Eh, pero kung wala na. Na. Kaya ako sa'yo, yun basta huwag mong pipilitin. Oo. Bibiglayin mo pero walang pilitan. Walang pilitan. Yan, walang pilitan. Totoo yun, mga kaibigan, lasing siya. Ano mo, isingita mo ng one for the road. Mga ganun. One for the road. Sagot agad. Hubad ka agad. Napalaban eh. Ganito rin naman yun. Dito rin mauuwi. Magliligawan pa ba tayo? Dito rin naman punta yan. Tapos magliligawan, papahirapan lang natin. Yun lang din naman, tapos maghihiwalay. Sabi ni Manuari ba, anong klase ito? Ba't hindi 1080p? Bro, you are not a subscriber. You are not a subscriber. A subscriber will get the 1080p if you will pay $4.99. Yes, for the pizza, okay? The talents. Okay. So thou shalt not reklamo. Yes. If you reklamo, you are not entitled to pay reklamo because yes. You are not paying. You're this watching is, free. You are watching capital for free. F-R-E-E. F-R. Duty free. Duty free. Pero nanonood, $20. Baka boses na lang natin. Enjoy pa sila. Apat na pixel lang yung screen. Ganda-ganda ng monitor mo. Apat na pixel lang meron. Sobrang napakaraming feedback na nagsasabi. Kuya, basta kayo mag-cast, papanood lahat kahit sa Iperto. Kahit board meeting, nanonood ng cast natin pwede. Meron akong kilala, CEO siya ng kumpanya. Isang malaking kumpanya, pero pan siya ng Dota. Pero tama, eto. Eto, tama na muna. Si MyPro. Sinasakta ni Kyukyu. Oy, malakas ka daw, ha? Oy! Casual na namatay, pre. Ano yun? Casual lakad, casual dead, casual normal, casual slow. Ano yun? Nagkakasualan lang. Pero hindi natin pwede maliitin ang signal. Tama ka dyan. Sa isayan ng Dota sa Pilipinas. Sila nagpapayak ng Pinoy. Kumbaga, ito ang kupunan na marami ng sinirang pangarap, winasak na tahanan. Si Christian, sabi niya, anong address nyo? Papadalan ng Makdo. Papadalan mo kami? At ako, salamat. Kung magpapadala ka ng Makdo, I love it. Oo, oh, ang address namin, Secret. Papadala yan. At ito na, mga kaibigan, umabante na sila dito. There's a good first blood coming in by DNC. Nakakuha nila yung group nila. Pero Silent Servant, parang ano yan ah. It's too old. Hindi tayo magpapadala ng ano rito. Diba, luma sa balita yan, pero sakit ah. Eh, depende yan. Kasi kung feeling nila, yan ang pinaka-effective hero to counter that lineup ng TNC na medyo may pagka-dependent sa skill. Especially, skill Tassel time. Will be rendered useless pagdating sa mga engagement. Clash, oh, 5-1-5. Kung mauuna yung signature thrust dito, tapos babibigyan nila yung carry or core ng TNC rito. Eh, tapos follow-up ba yung global silence? Walang silbi si Tassel doon. Kumbaga sa Rambulan, solid yan. Kaya importante. Kumbaga, lagi magkakaroon ng window of opportunity. Mga comeback. Take down yung mga cores kasi mawawala yung Dazzle. Unless yung Dazzle, makapili ng BKB. Alam na mo naman na hindi na gumagana ang Diffusal Blade to remove yung silence. Hindi mo na magagamit sa sarili mo yun. So, pahirapan ang buhay ngayon. Pero ito, QQ Martin. Okay, QQ Martin. Ayan, sabi ni Karo. Ang probinsyano. Si subscriber na si Tropang Caramel. 1080p, 60fps stream. Beautiful. Yun ang sinasabi na. If you got the dough, you can enjoy the dough. Wala akong... If you have no dough, magtsaga ka sa 4P. Gotta work hard. Magtsaga ka sa 4PXL streaming. Sa 4P. 4P. Oh. You can speak in English because you watch us at 1080p, 60fps. Yes, pwede ka mag-konyo. Konyo ka dyan. Hash ba? Jesse. TNC Raven. 2-0 na, Kuya D. At eto na, nakikipagpalugbogan sila dito. AABA is actually harassing Kuku with that. Uy! Uy! Muntik na! Uy! Masyado kang pagaling! Ay, hindi kaso. Pwede kang matay ni Kyukyu yan. Oh. One more hit. Ay! Buhay! Nice play coming in. Nasukat ni Kyukyu. The mathematics is there, mga kaibigan. Proper equation. Multiplication table. Sakto. Na gamitan ng M-Dash rule ni Kyukyu. At maganda ang calculation ni Kuku. Sa buhay niya. Oo, buhay siya ron. Pero ito, hindi ata na-calculate ni Kuku.
ang kamatayan na yon, delay lang. Pero dati, he has to be careful. Kasi yan naman sa clap dyan, kahit nakakuha siya ng kill. Na-kill naman siya. Big gaming tsaka, experience kuya, sa silencer. Mas lamang yung silencer doon. You know why? Because makukuha yung talino ni QQ. Tandaan nyo, mga kaibigan, every time na may nachuchugi sa harap ng silent cell, ay na, dalawang intelligence, masakit yan. Oo, mauubusan ka ng talino rito. Literal na nabobo pag napatay ka dahil mababawasan ka ng 2-8. So, ibig sabihin, pumapabor sa signature trust ng mga engagement kasi every time na magkakapatayan, magkakabubuhan eh. Tama. Alam mo naman si Slardar, alam mo kung, hindi, mababawasan ka ng intelligence eh. Ibig sabihin, mabobo ka, literal. Diba? So, ibig sabihin si Slardar, pag naubos yung talino niya rito, baka wala na siya magawa. Hindi na siya marunong mag-stand. Nagka-Alzheimer's na siya. Mag-sprint na lang ang pwede niyang pindutin kasi wala namang matakas yun. At ito, nag-tipis sa shrine, mga kaibigan. Ito na naman si Kuko. Aggressive talaga si Kuko. Hindi pa mabibigilan niya. Hindi mawawala sa dugo. Sa dugo ng mga palaban na Pinoy ang pagiging aggressive. Tsaka tandaan nyo. Pa tayo ma-influensyahan ng mga Kastila, bago pa tayo naging parte ng kolonisasyon na tinatawag natin sa kasaysayan, meron na tayong tinatawag nating sarili nating identity. Tayo ay parte ng lahing malaya. Tama. Tandaan mo yan. At may sarili na tayong alpabeto, yung alibay sarili. Tayong alibata at si Kuko. Patay na naman yan. Si Kuko. Patay na naman, Betty. Aray ko na kaubusan talaga. Di ginahin ng raindrop yun. Masyado nang maasim dito si Kuko. Masyado kasi maasim si Kuko. Apat na. Hindi naman dapat yun eh. Every time na mapapatay ka, one on one with the great one, walang tulong, walang kahit ano. Nasa mali ka doon. Queen of Pain, silencer, kahit sa lupanong sukatin niya. Pagilin ng queen. Hindi ka dapat napapatay ng silencer unless pagkakamali mo yun eh. Tama ka dyan. At ako, 2 plus 2 is 4. Ako, mga kaibigan, minus 4. Ako. Si Kuko, nagkakaroon na ng pimpo syndrome, mga kuya di. Ano yung aggressive na walang pihit? Oh, yan nga kasi. Mahinahin ba yung boses ko? Rinig. Direct leg, ipalakas nga konti lang. Yung ano ko. Ay, tumala dito pala meron. Pangilang kalbin ako. Hello? Ayun. Yawn, lumakas na. Rapsis. Sabi natin dyan, Kuya D, hindi pwedeng... Hindi talaga pwede yung mga ganong galawan. Mga barbarong galawan ni Kuko. Sibilisado na ang panahon ngayon. Hindi na pwede ang ganyan. Tama. At right now, it's still normal. 44, tingin taas ng ano, last hit deny nung Luna. Luna, oo, 44-23. Hindi po pwedeng, alam mo, sila kills yan eh. Kahit kailan talaga, hindi tatawaging number one na core ng Southeast Asia yan, ng basta-basta lang. Pero lumabas naman dito tong si, ano, nasa mali naman, pumasok siya dito. And there's the tombstone. Uy, ang ganda. They might turn this around. Pero mapapatay nila. Nakakabalugbugan. Rubik on the backside. Telekinesis. Oh my God. Pwedeng maubos dito ang signature trust. Nako. Ang ipis ni Raven. Pwede nila tatlohin niya kung gugustuhin nila rito. Sinapak sa buka si Rio. Isa pang sapak dito. Malamari Pacquiao. Tingnan natin kung kaabot. May nagtipi. Back na buhay. Inangat yung kamay. Kaso lang nagka-leptospirosis. Oo, mahusay. Pero ito, ipis daga, sa Elegio, tignan natin kung aabutan dito. Mababawasan kaya ng talino si Rior. Isa pang takedown, and Rior will survive! Hindi siya mabobobo. Hindi siya mababawasan ng intelihente. Grabe, saktong-sakto yun. Actually, yung mali nung mid-trust doon, hindi nila alam kung sino ito tayo ganyan. Pero kung ako, epet ko na kagad si Dazzel. Iyon nga yung nagpapasakit ng ulo eh. Pero kung sino-sino yung binanada kasi, yung OT, yung ano, yung UD, kung sino gusto pambanatan yung... Ang pinakamali doon, hindi nakatiis itong si Solotic masyado siyang ano. Lumabas pa siya sa puno eh, ligtas na eh. Kumbaga, kung isa kang... Kung ano Twitch Pinoy na ano, si Julius Mariano yata ito eh. Si Julius Mariano ba yan, Twitch Pinoy? At ah. Ito, nasa Global Silence mga kaibigan, umabat at nagtakuan dito. Teams, nakikipagbalugbugan. Ito, inaabol na naman. Pero dito, silencer. Uy, pwede to. Naku, si Ogre. Konti lang ang talino niyan. Baka mabawasan pa. Hoy, pero ang ganda. QQ getting a kill on that bottom lane. Solo kill para kay QQ. 2-7 is the scoreline. Lamang na lamang ang TNC rito. Lord, mahina raw yung mic mo. Nagkaroon ng problema sa rotation ng...
not much good's happening to Radiant's bottom tower. Mid dito ay signature Dinira kasi number lose. One. Lumalaban sila sa sa hindi naman kaya, hindi pa nila kayang panalunin. Oh. Tapos yung silencer, imbis na mag-focus sa lane, gumagang. Lumires mo. Dapat hindi ganun. Dapat chill lang muna sila, ha? Get some levels, get the right farm, tamang TP. Pero kasi hindi mo rin sila masisi, maganda yung maganda yung rotation ng TNC, masyado silang aggressive Eto si Luna, ilista na natin sa karinder yan to. Na ako, napalibutan na. Kita mo yun? At dalawang beses siya namatay dito. Maganda ang rotation para sa side ng TNC rito. Tsaka yung andahin kasi, nagiging problema, wala siyang disabler na kasama bukod sa... Well, eto. Uy, nabagal. Naku, mamamatay kaya mabubuhay ang Slardar dito. Ganda, at ganda. Sobrang malas ng silencer. Marami na sana siyang napatay dito. Kaso minamalas siya, tinatamaan ng Saltic Syndrome dito. Si Boombells, mga kaibigan. Rubik siya rito. At they will just use it. Parang kasing kinukulang sa disable yung yung Sig. Anytime na mapalaban yung TNC, magti-TP out lang sila. Wala namang mga stun dito yung yung medyo mahaba-habang stun dito. Ito, di makalay ng maayos dito yung yung Rubik nila. Natrap na lang. Dito mo yung Rubik, wala kang item TP lang. New meta. Naku, walang boots 10 minutes into the game. Yung net worth 470. Talo pa ang third world country, mga kaibigan, sa hirap. Fourth world country. Ay, nako. Galing Africa yata ito, best. Di ko alam kung bansa. Nakalimutan nyo na magpa. Pero ito, there's a stun again, mga kaibigan, may TP. Nako. Ito na. Maray. Global, pero wala nang katulong dito. Tingnan natin kung mabul. Tayo na sa mukha dito. At nandito silencer. Si Rubik na sobrang hirap, meron na siyang boots. Nakaboots na, nakaboots na. Sa wakas, nakatap, nakasuot na siya ng sabato. NMD. Fake. Yung color naman yung... Ayan yung nakikita ko problema. Mabibilis sa pulasan yung TNC, pero wala silang disable para at least ma-secure yung kill. Nakadepende sila sa Global Silence. Yung Global Silence, di naman nag-i-stun yan. Ano bang ginagawa mo ng Global Silence? Baba ka lang ng konti. Oo, diba? Wala Pwede ka namang umatras mag Global Silence, tapos papasok ka lang. Pagka tapos na yung cooldown. Feeling ko maagang matatapos tong laban natin na to. Uncontested farming para dito sa Weaver. Samantala, di nakakakuha ng item yung Underlord, yung Rubik. Even that silencer, hindi pa siya ganun makakaskill. Kasi, lang siya Silencer dito, medyo pa rin, 4-man's build yan Hindi ka naman magdodobol na. Killing spree, tinipis na naman dito si Luna, nila Kills. Masyado ka na maraming utang sa bansa ng Pilipinas, kailangan ka na namin singilin. This is going bad for Signature Trust and you have to get credit for the NC getting that last pick Queen of Pain. Becoming very aggressive sa lanes, getting the gangs. Pero napag-desisyon na nila yata ng mga Thailander dito na open sana sila. Lugi tayo sa antayan dito, kailangan natin rumak. Naku, masakit na yung Weaver, best. Si Luna, inabol na naman, mga mamamatay na naman siya rito. Wala pa silang pangontra pag pinasok sila ng Weaver, basta-basta. Wala silang stun Wala silang pang-control. 10 na yung score natin dito. And there's that... Pero makakakuha ng objective dito. Which is good, which is good. What's good, what's good? What's good, that's a good play coming in. At least kahit pa paano, makakuha naman sila ng ginto nila rito. Even though namatay Luna ng tatlong beses, yung network niya, 5-1 pa rin. Sila kills ba yung Luna? Oo, di talaga mapigilan. Grabe nyo, aniyaman parang tayo lang mag-farm yan. Ganyan na pag Sakita Knights. Nakita ko yung sarili ko kailang kills talaga Gantong-ganto tayo sa Sakita Knights Oo, kahit na natatalo tayo. alam mo kami sa Sakitang Crew, mas gusto namin lamang yung kalaban kasi meron kami tinatawag na greatest game. Dako na, greatest game. May dagger na yung starter, tepes na naman sa mukha dito. Wala, magpakita pa, what's up. It's going to be very easy for TNC to actually come in and go out. Wala kasing, wala Pero punishment. Alam mo, sinasabi ko rito, hindi sila pwede basta-basta maging kampante rito. Tandaan mo, yung lineup ng TNC papasok. At pag pumasok sila sa Global Silence, magiging mga chewable sila rito. Ito, pumasok nga sila dito. Tingnan natin kung anong gagawin. Oop!
bumagsak global silence, pero ang ganda naman dito, Tombstone nagkarakarakan na dito si Teams. Nangunguna rito, Slardar pwede pang umabol, pwede sila mag-blink into Tuman stun, pero nag-iwahiwalay. Maipro ang gusto nila rito, QQ haabulin pa, and naku, wasak ang mukha dito. Amplify damage, hinahabol si, ano, si Aba. At nagtago na lang dito si Solotic. Patay si Maipro. Ano, every time na mag-global, sila pa yung tumutumba. Sila pa yung nauubos. Kasi wala alam mo ano kulang nila, wala silang initiation. Wala silang matibay-tibay. Kunyari, yung Rubik, gawin mong Mongoose or yan. Yung mga Sun King, Impale Epi, naku, sakit sa ulo niya ang global. Wala silang ganun. Wala naman yung lineup nila eh. Kaya nga. O kaya, Blink in Red Bull global, mga ganun galawan. Sa inyo, mintras ko ninyo kaming coach. Pero, this, ang ball jack din nila. Naku, nagpa-ball jack pa. Nagpa-ball jack pa dito ang Sigtras, mga kaibigan. Easy bonus stage. Patay na si Roshan. Nakuha rin Aegis. Meron pang dalawang chewables sa nagpakita. At makukuha pa nila sila kasi dito. Nakakalahin mo sila kasi naman. Wow. Amazing plays coming in from the tie. Napakahusay. Kalimutan nyo na pagdodota. Panahon na. It's time to retire. 17 na laki. Tigil mo na yan. Sa Pilipinas, inuubos ni Duterte mga ano dito. Pero nasa mali talaga galawan nila ron. Hindi ko alam sa lineup nila eh. Parang hirap na hirap silang makapatay kahit isa lang. Kahit piling ko pagtingin wala. Pili ko hindi aabot ng 20 minutes ng game number. Pasulyap-sulyap na nga lang sila dito. Malatot si Guevara. Pasulyap-sulyap sa Torre. Nilulusog pa rin sila eh. Walwal pa rin sila sa TNC. Eh, wala tayong magagawa dyan. Mga kaibigan, ganun talaga yung lineup nila eh. Pero Rubik mid. Radiant's top tower is under attack. Ay, Rubik mid silencer mid. Pero ito, 215 ang ating scoreline ng TNC. Ito pag nakabawi, may trust dito. Walang bawi sila, wala silang comeback mechanic dito. Ako, hindi ako naniniwala. Walang ano yung Sigtras dito. Wala silang initiation, wala silang ano, kabilang-bilang dito sa mga engagement. Wala akong nakikitang item na pwedeng bilhin para mabaliktad yung status ko ng laban natin na to. BKB sana. Walang pero game to na ang bawi nila rito. May physical rin si Slardog eh. Pag inapuyang ka, tagos yun eh. So, ECFF ka. Tapos kung sino yung APP nila, may dazzle pa para i-shallow grave. Oo, piling ko tatapusin na lang ano to. Nang ni Kapitan Coco. Hindi na magsasayang ng oras si Kapitan Coco. Oo, sabi ni Coco, tara na. Ano muna tayo dito? Yoshi break. Yoshi break na tayo. Malamig dito sa China. Malamig dito. Not much good's happening to Radiant's bottom tower. Ako? Sayang, dalawang arkana ko para si Trunks. Sino ba nagsabi sa yung sino ba sa yung nagsabi? Eh lang napapala nyo. Huwag mong kakalak. Alam mo, kung ayaw mo sumuporta sa kababayan mo, huwag mo na lang din kalabanin. Makakarma ka. Oh. Alam mo, yan mga isa sa mga nakaka-badrip na pwede mong gawin. Yung pumarlay nga ng kay Pia Worksback na mananalo, eh, milyonaryo na eh. Ang dami nun, Miss Universe. Pumarlay ba siya? May kwento kasi na may tumaya doon sa Miss Universe eh. Pati Miss Universe ngayon. May sugal na? Sugal. Lahat ng bar. I love. Meron talaga, alam mo lahat. Alam mo, nung pumunta ako ng Vegas, lahat ng bagay may sugal. Tandaan mo, oo. Oh. Lahat ng bagay sinusugal lang nila. May election nga, may laban na, din, speaking of sugal ha, kahapon ko nga lang napanood. May napanood akong documentary kahapon. Yung greatest casino cheater ever. Pero never pa siyang nakulong. Pero na-scam niya lahat ng ano. Mga kasino sa iba't ibang parte ng mundo. Pero nag-retire na siya. Ngayon ang ginagawa niya, nagsusulat na lang siya ng libro. Pero alam mo, malupit doon. Alam ng kasino na nandaya siya. Pero hindi lang nila makulong. Ganun kalupit yun, kaya tinawag siyang greatest casino cheater. Ako, idol ko yun. Ako, kung ano ka po sa kasino, magnakaw ka na lang ng bako. Ganun din yun. Hindi, at least yun. Legit. Nandun ang ano. Pangarap ko yung dati mga kaibigan. O, dati kami ni Lon, yung nandun pa kami sa isang office. Yung opisina namin ang mukhang headquarters ng mga Mga wannabe. Dati namin pinagpaplanuhan na magnakaw. Dati managing. Papasabugin namin sa bangko pag pumaha. mga una namin plano nun. Alam niyo MI show? Kasi bangko yung iba ba yung first floor. Ayan ba yung second floor? Balak nilang butasin yung MI. Tapos bababa kami sa bangko, diretso sa bot. Eh kaso, biglang yumaman si Lon. Nakalimutan niya na yung pangarap niyang maging magnanakaw. Pero minsan kasi pag kahit mayaman ka na,
pag-trip mo talaga. Pangarap diba? Mo yun eh. Alam mo yung Ocean's 11, di ba? Si Lupin nga, mayaman na yun. Ang dami nang nanakaw na. Pero wala lang, gusto niya lang yung thrill na magnakaw. Mga ganun. Diyos ko yung ano, Rubik, di man lang nag 4 digits yung network. Pwede, 900. 900 in 20, in 18 minutes? Aba! Patak-patak lang yan ah! Grabe naman, ano bang bisyong meron ka, Rubik? Atik ka ba? Ito na! The counter! Uy! The counter ko! Pero nirak sila ng... Uy! Sabig lang tungtong sa 1-5. Naka-snatch ng wallet si Rubik, mga kaibigan! Easy 600! Nakakuha ng wallet si Rubik! Nakapulot siya! Didiretso na siya sa bahay niya! Pambili ng gatas! Pero ito, binabasag na yung bahay nila. Hindi nila alam. Ito na yung may ipis sa bahay nila. Apakalaking ipis, mga kaibigan, na nagkangalang Raven. Ganda na performance ng DNC. Pero yung kahapon talaga parang to, ano lang, kabuk lang talaga pala yun. Ay, naku, ito. Naku, nadamay pa yung pet niyang ano, aso. Natokang. Si Alpha Wolfie. Si Alpha Wolfie, oh. Favoritong pet ng lahat yan. Alpha Wolfie. Uy! Binabanatan si Alpha Wolfie. Ayun, binanatan yung clearing. Alam nyo, kasi mga natural tayong mga dog lover tayong mga Pilipino. Oo. Mga Pilipino pala. Medyo wala talaga kami masabi. Medyo semi-durog yung ano dito eh. Signature trust eh. Semi-durog talaga. Yung Luna nga, wala pang BKB base oh. Magmamanta pa lang. Eh, pero tingnan natin ha, hindi pa rin ito tapos. Alam mo kasi, sa Pilipinas, sa Pilipinas talaga tumutugtog ang bandang intro ko. Paborito na lahat yan. Light to heaven. Oo. Kaming mga batang 90s, naabutan natin yan. Oo. Anong palabas doon yung napanood mo? Sa search yun daw sa YouTube. Basta search mo na lang doon yung greatest casino scam ever. Ang tawag doon sa move niya, Savannah. Wow. Yun ang pinaka-iconic na pandaraya sa casino. Ginagawa niya yung sa roulette. Ang gagawin niya roon, meron siyang taya na tatlong chips. Pero sa inaanguluhan niya yung dealer, na ang makikita ng dealer, ang makikita lang ng dealer, parang $15 lang na worth ng chips. Pero sa ilalim, yung 5,000. Every time na matatalo, ang galing niya, nakukuha niya yung ilalim. Pero pag nanalo, pag inangat ng dealer, nandun yung 5,000. Wow, sobrang beautiful iba. Play. Alam mo, kung gano'n siya ka-iconic, mga pare, kaya nagkaroon ng CCTV ang mga casino per table dahil sa kanya. Dati daw kasi ang sistema ng mga casino, lalong-lalo na noong 80s and 90s, one camera, multiple boys, nagro-rotate lang. Ngayon, per table na, siya yung dahilan nun. Napakahusay. Napakahusay niya. At samantala, dito 417 mas lumayo ang lamang mga kaibigan nila Stephen QQ. Yan. Wala po tayong makwento mga kaibigan kasi mukhang takinid eh. Pero sige, bibigyan namin ng play-by-play. Pwede pa yan, hindi pa ito tapos. Tandaan mo si Lakels ay si Lakels, mga kaibigan. Isa siyang Diyos ng digmaan. Pero mukhang napalaban siya kay God Kuku na galing ng TI. Kuku God. Alam mo, pag galing ng TI, oh, ibang level yan. Ibang level, number one, tataas TM mo. Kumbaga sa Ragnarok, yung item mo, godly ka na, mayroon ka ng main. Nako, plus 10, aray! Sinapak si AABA, naging AB. Naging abakado na lang. Bakit ka naman lumalabas? Andahin ka lang. Chewable ka lang nga lang eh. Lumalabas ka pa. Naku po. Naku, si Lucky lumalabas. Lumalabas pa si Lucky dito. Wala ka kabawas-bawas dito yung mid eh. Parang, ay, signature eh. Parang nagkamali sila ng pick. Pero hindi eh. Gusto nila yan eh. Si Andahin, hindi ko alam. Dinedeliver na nga ng THC sa bunga nga ng base nila yung mga creeps eh. Wala kailangan pa ba nila lumabas? Kaya nila dito, yung tinuro naming technique ni Marlo, tiis pogi technique. Tama. Kung ginawa, may pick. Tsaka may underlord may naman, underlord kayo eh. Hindi makakakyat yan, basta-basta, diyan makakaano, unless may mahuhuli. O, kagaya yan, si Kuko, bulimikin, o, diba, wala naman siyang napala. Doon sa ginagawa niya, o, tamang defense lang. Saka dapat ganun yung mga time na pinapanish mo yung... Tiis pogi lang talaga. Over-aggressive, moves ng TNC, pero... Tandaan nyo ha, ito, talo ng pogi ang mayaman. Tatandaan nyo yan. Pag pogi ka, pwede kang yumaman. Tama. Pero pag mayaman ka, kahit gano'n ka pa kayaman, unless magpapa-plastic surgery ka, hindi ka pwede pumogi. Tandaan mo yan. Tama. Ha? Talo ng pogi ang mayaman kahit isang aspeto ng buhay. Pagdating sa pambababae, tignan mo. Pag nagka-chicks ka, mayaman ka lang. Hindi ka mahal nun, pera lang habol. Pero pag pogi ka, kahit mahirap ka, pwede kang mahalin.
Pandagat. Kati is pogi ka nga. Kamukha mo naman si Alden, isang ngiti mo lang. Isang ngiti mo lang, kita mo naman, no? Machambahan mo lang. Machambahan mo lang, kaya mo, damay-damay na. Damay-damay na. Kaya mo, pasok ka ng pag-pogi ka. Pag may mayaman... Paso, huwag ka lang ingiti sa arabo kung pogi ka. Ayo, tapos ka. Tandaan mo, pag naligaw ka sa CR, huwag mo pupulutin ng sabon. Tandaan mo, pag pinulot mo ang sabon, wasakan tumbong. Tandaan. Ganun yan. Oh. Oo. Kaya wag mo. Si pogi mo si Oh, kaya wag ka makakakita ng machong bakla, yung mas malaki yung katawan sa'yo. Tapos macho ka, pag nakasalubong mo sa isang madilim na eskinita yan. Kasi wala kang kotse. Pogi ka lang. Pogi ka lang, wala kang kotse. Pero ito, ay nako, lumaban ng mga pogi. Nako, makakapatay pa sila. Sabi ko sa'yo naman, tiis pogi lang talaga ang kailangan dyan. Isang simpleng technique na na-master na namin ni Marlon. Hindi ko alam bakit. Ang tiis pogi technique. Wendy, hindi pa rin ko alam bakit ayaw nila magsama-sama eh. Kasi may ano naman sila eh. Mayroon naman silang Shadow Priest para mag-grave. Bakit ngayon, kanya-kanya trip by TNC, hindi pa pwede itong tinagawa nila. Oh, tandaan nyo, ito pa ang isa sa mga ano, sabi doon sa chat na plastic surgery po poging. Alam mo, lalabas pa rin ang kapangitan mo pag nagkaanak ka dyan. Baka mapagbintang ka pang iba-asawa ng asawa. Pero nahuli nila si Lakis dito. Loko, lumaban si Lakis! Lumaban si Lakis! Diyos ko naman! Uy, pero may shallow grave. Lumaban na rin si Rubik dito. At ito, hindi na nakatiis mga kaibigan. Lumabas sa mga pogi. Nagkabara ka na rito. Starter, pwede pa siya pumasok. Pero one hit lang siya rito. Mamamatay ang Rubik. 2-4-1 trade. Out the moment. Tin trigger na rito. Ang bus. Ang bus stop. Ang mini stop. Tingnan natin kung makakapatay sila. Sabay oh, Mamba out. Sabay Mamba out. Sabay Mamba out. Pero namatay sila kills doon. Malaking tulong sa sa TNC yan. Ngayon na namatay, pwede na sila mag-push. Dalawa yung bukas na yung pintuan ng ano dito. Namitin na sila patumpit ng pin. Force buyback dapat nila sila kills. Tama-sama technique or what? Ayan, tingnan natin dito mga kaibigan. Kung susubukan na dipensa ng Underlord, wala. Kina-cancel-cancel na lang yung pit-off malice niya rito. Ano ba yung third skill ni Underlord? Yan eh. Entropy yan aura. Nagpapalambot. Nagpapa-kampi niya. Maganda pala mag-team up si Underlord, pati si Elder Titan. No? Oo, reduction tsaka ano. Damage reduction. Damage. Tapos may ano ka ba? Meron ka pa yung Heartstopper aura niya. Aura-aura lang. Alam mo, minsan talaga mga kaibigan yung... Kuya D, paano daw kung pangit na, tapos mahirap pa? Magsikap ka! Kailangan mo magsikap. Oh. Alam mo, ito ha, sasabihin ko sa inyo, hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap. Tama. Ang kasalanan mo, pag namatay kang mahirap. Tandaan mo yan. Tama. Think like a boss. Tandaan niyo yan. Words of wisdom. Tama yun. Kung mahirap ka, magsikap ka. Bakit? Pag nagsikap ka, magkakapera ka. Totoo. Pag nagkapera ka yun, magpapogi ka na. Yung status sa buhay, maraming solusyon dyan. Yung mukha lang wala talaga. Tandaan yan. Pero kaya nga, pero pag naawa sa'yo si Dr. Vicky Bello. Si Biggie B, at saka si Kalayan. Yung mga, sasama ka sa amin, kagad magkakarisma ka ng malay-impacto. Pero minsan kasi, talo rin naman ng pogi. Talo rin naman, kahit naman pogi, ang pogi, talo lang sa ano yan. Sa masipag. Hindi, talo ang pogi sa malakas ang sex appeal. Lagi matatandaan yan. Ako, pag papipiliin ako, pogi ka ba o malakas ang dating mo? Doon ako sa malakas ang dating. Kesa walang alis. Tandaan yan. Marami kasi pwede pagpilian eh. Marami namang choices na tinatawag. Pero eto. Tandaan nyo, kung mahirap kayo, tas hindi pa kayo kaganong kagibo, talagang ano na yan. Pagsubok lang yan, pagsubok. Alam mo, ito ang nagiging problema nila dito, yung pag-close sila out. Baka high ground, hindi sila maka-high ground. Nakapalaban sila kay Underlord dito. Ang team ng Underparm na may Underlord. Divide-divide pa rin. Under nga yan eh. Underdog sigurado. Pag may Underlord na may na Underdog, ayan, napalaban na. Kailangan nilang maging over. Makuha na nila yung Roshan dito. Hindi sila makaporma. Hindi pa rin sila pwede pumasok basta-basta kasi may globality eh. The global silence at saka lima pa lang naman ang napapatay ng Sigtras dito. Magkaka-item at magkaka-item pa to. Direct po, may ano ba? Buyback ba? Pati yun ang buyback status. Diba ganun kahalaga buyback dito? Ang dami, manami pwede pa. Pwede yan, may shrine yan bro. Laban yan. Wala na. Ito wala. Natuto na yung Mitras. Ayaw na nilang lumabas para walang sila lalabas. Oh. Walang lalabas sa bahay, sabi ni Mami. Tandaan yan. Ito, sinubukan
nila rito. Pili ko kasi. Time-lapse. Pero tingnan natin kung magkakaroon. Naglamit na yung ano, nakagamit na sa alis. Kuku blinking. Wala lang naman siya. Simula na ng gabi. Oh, pero nagkatakbuhan na. Underlord na naman ang defense. Wala silang magawa sa ano. Defense ni Underlord. Pwede pumasok. Defense ang Halimaw. Oo. Kumbaga ang opensa ng Golden State. Dapat napapalaba ngayon sa depensang San Antonio Spurs. Oo, tama ka daw, kuya. Di perfect example. 3 points, hindi. Contested. No easy basket. Nako. Naspatan. Naispatan. Spotlord. Pero ang ganda po position. Si Kels na dito. Nopi. Denied. Nako, hindi. Sabi nila, nako, ano gagawin natin dito? Di natin makakyat. Hindi, makakyat. Kumbaga tambak pa rin ng Kings eh, sa first quarter. Ah, sa second. Nasa second quarter tayo. Pero tandaan mo, ang walang nananalo sa second quarter. Laging sa fourth quarter ang laban. Aray, overtime. Pumapampake pa rito si Raven. Tawagin na lang natin siyang Kevin Durant. Si Stephen QQ. Eto, pumuputos. Contested ako! Napilita pumade away dito. Samantala si Luna Moon pang sa... sino kaya si Luna rito sa line? Uy, pumasok na si Stephen QQ! Napabingay pa rito! Umi-score si Stephen QQ! Global silence! Aray ko, mga normalics! Oh my God! Aray gupes! Depends ang halimaw talaga! Tumira si Stephen QQ for 3! Wala silang napatay dito. Ganda ng defensa ni Popovich. Napatimeout dito si Steve Kerr. At tandaan mo, Steve Kerr lang ang coach nyo. Si Popovich pa rin ang kalaban nito. GGSW at 3-1. Nanalo na. Cavaliers. Oh my God. Isipin mo kuya di ah. Meron pa silang 80s doon. Timeout. Kumbaga, doon sa sitwasyon na yun, hindi natin may paliwanag. Oh my God! 6 na yung pinasok ni Steve Carlton, hindi pa rin nila nagawang pumuntos. Si Raven Durant, makakaibigan! Si Raven Durant! Si Stephen Kiko! Nakapade away si Stray! Ay, nako! Diyos ko, Lord! Diyos ko, Lord! Raven Durant! Sabi ni, kalma! Sabi ni Papa Bitch! Time out! Brrrt! Pinasarap pa! Pinawa pa nila yung ano? Yung nokba! Ay, nako naman! Ano ba nangyari? Nahusay ng galawan doon! Ay, nako, Raven Durant! Alam mo kasi... Tumutok-tok na! Alam mo kasi yung small ball na tinatawag, hindi effective yan! Yung Golden State kasi nakalimutan nila ang prinsipyo ng basketball. Defense! Wala silang sentro! Tama! Small ball! Ang ginagawa nilang panetro nila rito. Sa TNC. Si Sam H. Green. Oh. Tsaka ang problema nila si Sam H. Green. Hindi naman niya makunat, hindi naman niya matangkat. Hindi niya kaya si... Small ball lineup kahit dito, miss. Nakita mo si Pitlord Gasol, mga kaibigan. Depensa kalimaw talaga yan eh. Hindi mo mababayaran yan si Pitlord Gasol. Si Undying Aldridge. Oo, si anak ko po. Undying Aldridge, Pitlord Gasol, si Manu. Manu Silencer. Tsaka si ano. Ay, nako talaga. Talaga. Si Kawhi Luna! Si Kawhi Luna! Ay, nako! Si Tony Rubik. Alam nyo kasi, dito sa Mineski TV, talagang updated tayo dito. Hindi tayo kung ano-ano mga sinasabi. Kami hindi namin pinag-iisipan yung mga balak namin gawing references. Masyado lang talaga mataba yung utak namin. Hindi kagaya ng mga iba dyan. Mema lang. Oo, tama. At ito na. Balik dito sa laban natin. Bak na sa mainit na basketball. Lamang pa naman ang Golden State dito. Ang sabi nila, alam mo kung sino raw si Teams dito. Si Teams Thompson daw. Nako, si Teams Thompson, marami lang ang malakas lang umiscore. Kaso, wala pa rin depensa. Sinasabi natin na walang comeback ni Kani. Meron nga, relax lang. Wala kasi yung kulang sentro, walang pang high ground. Ang naging fallback plan dito kasi, si ano talaga nagdadala dito, yung depensa ni ano, Pitlord Gasol. Tapos pagka na-stilan na, depensa, offensa na dito si Kawhi Luna ang ubos dyan. Naka-butterfly, wala kang BKB, all in na to eh. Galit na eh, no? Oh. Galit na si Kawhi Luna eh. Natibag tuloy yung TNC. Ay, teka lang. Ay, tanga. Half-time na. Ito na, third quarter. third quarter is real. Nako, ito, habante uli sila dito. Ano ba? Nako, ito na ang... Sabi Steve Kerr. Triangle offense tayo. Natutunan ko yan kay Vince Jackson. Oo, yan. Sige.
gagamitin niya yung tinatutunan niya sa ibang coach. Uy, pero pumasok na naman dito si Stephen Kyokyo, mga kaibigan. Nasa mali. Alam mo si Stephen Kyokyo talaga may mga galaw na kakaiba, eh, no? Pero ito, pumasok na si Nako, rooted dito, mga kaibigan. Si Team Thompson. Pero walang tier 3 tower dito. Oh, pumasok na si Raven Durant. Raven Durant nakikipag-1-on-1 kay Pitlord Kasul. Nice. Underlord. Nako. Uy, wag mo papasukin yan. Delikado yan. Hindi pa nagkakabakbakan dito. Inuubos lang nila yung mga tier 3. Ang ganda dito. Pero ito, si Team Thompson. Mabubuhay yata si Team Thompson. At maganda ang offense rito. Inside, outside ang galawan ngayon ng Golden State TNC. Nako, patay! Kaso, patay ang dalawa rito. Oh my God. Natumba na. Nagkahabol ang portion pa. Nakahabol dito si Teams. Nahabol dito si Teams, mga kaibigan. Pero nagawa naman yata nila yung mga kailangan nilang gawin. Ako patay pa dito siya, pambulado. Pampibi ka lang. Pampibi yata yung galaw nito. Hindi, ang usapan natin dito, Bessie. Patay! Naligaw si Jambulado, mga kaibigan. Ba't naligaw dito sa PBA, Bessie? Wala. Naligaw sa Golden State siya, no? Si Jambulado. Naligaw sa Golden State. Ay, hindi daw si Ogre Magi. Si Ogre Magi. Jamal Magi. Mahusay. Nakaka-enjoy kayo sa mga references namin, ha? I like it. Oo, palumpalo na talaga si Kawhi Luna. Ayun na, nagsisimula na. Umbaga, hinahabol na ni Kawhi Luna si Stephen Kyokyo at si Raven Durant sa statistics. Tama. Maganda naman ng... Nako. Hindi ko gusto yung nangyayari sa TNC dito. Parang silang bumitaw, eh. Mm-hmm. Lamang sila 40. Parang yung laban nila sa Memphis. Lamang ng 24 ng fourth quarter. Akalain mo, natalo. Namapya. Home court pa. Oo nga, eh. Hindi mo talaga mapaliwanag binot ang bola sa basketball. Parang Dota lang rin yan. Pinatunayan lang nila. Usapang basketball. Alam mo, magandang example yun. Para kay Conley. Si Conley na milyon na isa di sa nyo, mga... kung di nyo alam, si Conley ang may pinakamahal na kontrata sa NBA, yung point guard ng Memphis. Si Mike yun? Conley. Sumasabay sa laro, sa swelduan ni LeBron. 158 million in 5 years yun. Ibig sabihin, more than 30M yun. Yung sahod nun, per year. Hindi, kasi per sa kanya may escalation, eh. Kaya ngayon, patay sa kanya. Oh, naku, naipit dito. Mas pala, ay, naku, naipit. Nataas, bro. Lumigil pa dito. Naku, delikado. Nagkapalubukan. Si Stephen Kyokyo, wala nang damage. Dapat ako na rito. Oh my God, Raven Durant, hinahabol. Si Raven Durant, tumakbo. Naistilaan, tumakbo. Oh, ito, pero ito. Uy, gusto lumaban. Ang ganda naman. Blinking, ang ganda ng huli rito. Pero naku, Eclipse! Oh my God! Naku, triple double! Wait, away na tira! Imbalicious na galawan yun! Sabay Mamba out! Sabay Mamba out! Oo, pumatay ng dalawa. Sabay Mamba out! Si Kobe lumabas. Nag-retire na si Kobe. Sabi nila, eto play natin, ha. Eclipse Mamba out. What a play! Eclipse Mamba out, miss! Eclipse Mamba out. Nakapitas ng dalawa. Oh my God! At just like that, parang lumalamang na. Nandito na tayo sa 2-minute mark ng third quarter. We are now going sa fourth quarter period natin. At ito na, Stephen Kyokyo. Bukang huhulihin si Stephen Kyokyo rito. Naku po. Stephen Kyokyo, kailangan mo mag-ingat. Ang nangyari, alam mo ba yung wave ni Stephen Kyokyo? Parang kagat na lang sa lobby, eh. Sakto yung... Alam mo, anong problema? Yung pipe, alam mo kasi, ganito yan. Oh. Dahil ang pagdesisyonan, nakakita ni Kyokyo na lamang na sila, pumetics-petics na siya. Gusto niya puro mga highlight wala plays. Wala man lang, Scotty Pippen. Nakakalimutan niya na yung pinaka-basic na gamit ni Gwynplaine. Oh. Yung Aghanim Scepter na magiging pure yung magic damage mo. Eh, binato niya kanina. Wala na. Na-depensa na ay. Pero ito, mga maganda magkakaroon ng labanan dito. Tinitira na nila si Commissioner Adam Silver. Si Adam Silver Roshan. Gusto na nila hinuhold up na nila. Stephen Kyu, kumu-offense. I don't know how to play defense. I play offense. Uy, naku. Ito, naku. Kaya offense na sila. Naku po. Uy, pero naku, malayo ang ano rito. Ganda nung Eclipse Mamba out, ha. Dyer's bottom tower needs some help. Walang alam dito. San Antonio. Mukhang kaya lang. Nakakuha na sila. Di, alam mo, ano rin lang din sila rito. Hindi basta-basta sila pwede pumasok. Walang buyback si Silencer. Tama. Tsaka nagamit na yung Eclipse Mamba out, eh. So, yun. Pero ang dami niya na nanakaw na intelligence, 20. Marami na. Oo nga, no. May 20 talino na siya nanakaw. Alam mo, mahirap din nanakawan dyan kasi nandiyan si Ogre Magi, eh. Wala namang talino si Ogre Magi. Sabi ko nga sa'yo. Masyashakening ang pool yan pag nagkataon. May buyback. Eto,
Siya natin na ito, Enter Kovitz. Uy, lamang na yung Luna, bestie. Lakels. Umupensa na nga kasi si, ano, naga, si binigyan Kawhi na ng Luna. Go signal ni Papa Beach si, ano, si, si Kawhi Beach. Luna. Pag si Papa Beach, tinawag kayo, tinawag kayo ng Papa. Sa Papa Beach. Saludo na agad. Tawag ka ng Papa. Bakit? Alam mo lahat ng Papa sa mundo, malakas. Malakas! Ano ba ang nangunguna sa Kristiano? Santo Papa. Si Santo Papa, tandaan yan. Si Papa Bear. Si Papa Bear. Mga Koreano ka, di ba? Papa Bear. Si Papa Beach, number one na coach. Papa Chulo. Si Papa Chulo. Pero tayo, Papi Chulo. Papi Chulo tayo. Papa lang kasi. Oh, ano bang masarap na papa? Papa banana ketchup. Oh. Op, kumabati. Uy, naku, nahuli si Stephen Cukyu. Alam mo talaga si Stephen Cukyu, delikado. Oh, dapat hindi. Uy, kaso pabalik na si Stephen Cukyu. Naku! Naku po. Naku po, may keso. Kaso problema, nagamitan siya ng Scottie Pippen technique. Ay, naku, bestie. Tumutugtog na. If ever have a light to heaven, I swear. Naku po. Nako, tumatalong na rito si Slardar Green, ha? Delegado tayo dyan. Uy, pero si Stephen Cukyu gumagawa sa kanto. Nako, yung defense niya. You cannot! One-on-one, Stephen Cukyu, laban kay Kawhi Luna. Kay Kawhi Luna, nako. Tagilid ka dyan, best. Tagilid ka dyan. Kailangan mo ng kakampi, eh. Kailangan maging all around ka, unang-una kulang ka sa hand. Alam mo, yan eh, kay Bruce Bowen ang ano niyan, Boy Beats ang defensang halimaw niyan. Na tinuruan niyan. 3 points lang, alam mo, Boy, easy. Mari ba na lumalaban na si Rubik, nakakuha na siya ng magandang kontrata. Nag-training siya sa Development League. Beautiful. Beautiful. Radiance middle barracks are under. Wala na magawa si Stephen Q. Hindi na problema sa Queen of Pain, eh. Hindi siya kasi pang late game, eh. Mid to early lang talaga siya. Tandaan nyo, the Warriors Blue, eh, 3-1 lead. Tama. Sa Cleveland. Sa Cleveland. At pero alam mo, may pinagkapareha sila. Ano yung pinagkaparehas? Pareha silang tinalo sa finals si King Kong. Oo, ni King Kong, ni LeBron. LeBron James. LeBron, galit na galit ako ng kay LeBron na yan. Maraming sinunog ba na pera? Sinunog na pera sa wallet ko yung si LeBron. Si LeBron na yan. Pati yung pagkakaibigan, binabati ko po na si Hideo Rhea na gila. Nalo ng 1,000 duling sa akin. Limpak na salapi. Nalo ng 1,000 duling. Pati trash talk, wala akong bawi. Pero okay lang, tropa naman natin. Hidenori, isang whiskey. Isang whiskey at his own way. Oo, the whiskey that never was. Hanggat hindi umaamin, walang kaso. Jim-jim lang. Jim-jim. Tamang tingin sa mga muscle. Ang lalaking mahilig mag-selfie. Hidenori Yanagida. I love you. Whiskey. Okay, back to the game mga kakaibigan. Ito na, Stephen. Naku, nauli si Stephen Cukyu na naman. Pero ito, preventive usage of that blade mail para hindi siya gano'ng mapokus. Parang hindi rin gano'y yung blade mail eh. Dapat... Pero ito, hinurik yung fight. Uy, grabe. Maganda. Gumagawa na si Raven. Gumagawa na si Raven Durant. Si Raven Durant yung kinuha yan. Kinuha na GSW. Fourth quarter na kasi, kaya kailangan na si Raven Durant. Tama. Pero si Stephen Cukyu na naman. Naku, napalaban na naman si Stephen Cukyu rito. Uy! Nako, may sarili na silang grave dito. Pero ito, unti-unting bumabalik ang opensa ng TNC at ng kanilang ng Raven Durant. Sa bagay, di naman kukunin kasi talaga si Raven Durant ng... Game 1 ba to? Game 2? Game 1. Game 1 pa lang to, bes. Napaka-init yan. 14-21, nakabawi. Hindi na nakakill yung ano dito, kwede. TNC. Kanina, 4, ano yan? 4-17. So talaga malaki bawi dito. Oh, kasi si CSGO eh, half-time, bawi, Queen of Pain. Hindi na rin kasi ganyan eh, hindi na nila rin madarag. Napag-desisyon na nila mag-iwa-iwalay ngayon dito. Pero ages, mamaya so... kasi at any given point, yung Luna, wala, ano rin eh, wala na Luna si Luna mamaya. Eh. Mamaya, kahit mag-one big push lang yung si Luna dyan sa mid lane. Leki, game 1 pa lang pala eh. Pa-edit nung saan, sa header. Game 1 lang. So yun, going back to the game.
Mithras still looking good. Ang problem ng Sigtra. Ang problem eh, pero balik talaga dito sa bread and butter play itong ano, itong TNG sa kanilang depensa ng Aliwa, o kaya naman talaga sila nakabalik dito is dahil dun sa depensa nila. At mamaya-maya pa open sa yan sa 2-minute mark ng laban natin. I think pwede dapat ang mangyayari dito is magkaroon sila ng with the Weaver, siguro yung ginagawa pa nila kanina. Ito pining na nila yung ito maganda, pining nila yung ano ha, yung Dazzle, so may plano sila rito. Sakit oh. Pati nung damage by Kuya Lakels. Oo, oh, Underlord, Shiba completed on him. At maganda rito doon sa lineup ng Sigtras. Yung mga core nila, kulang pa talaga sa item. Underlord, dalawa lang ang item yan eh. As the game progressed, madadagdagan at madadagdagan yan. Tama. Oo, ayun no. Shiba ano lang, Shiba grips lang talaga yung tama, item niya. Apat na slot pa, apat na butas pa ang pupunan dito. Yung physical ng TNC, hindi kayang mag-match up sa physical ng ano eh, ng Sige. Iwa yung Luna kasi, even though isa lang siya, yung glaives niya kasi mag-ano dyan eh. Ito, Kuya D, meron ng MKB, so pwede na siguro. Pero kung clash, kung sa clash na clash, pag nahuli ka sa pit, tapos sa pit top maalis, pa, alam mo, mahirap yan. Sa Kuya eh. Okay na pinggan. Alam naman natin hindi niya mapapatay eh, kahit ang... Yung Rubik, pare, tingnan mo ha. 7K na yung ano. Oo, hinahabol niya na ngayon. Oo. Si Dazzle. Biglang ang atna sa dito. Kanina, sinakawala natin yan. 900 lang yata na ito. 400 nga lang eh. Lakambot kanina eh, ngayon. Uy, nag-waterfly na. Pero anong item ng silencer dito? Kailangan din mag-item ng lancer, yun ang ano rito. Alam mo kung anong maganda dyan? Pag nakapag-aganims yung lancer, ibang kwento ako, nakahuli. Nataas po si Jabil. Uy, may libre gem pa! Si Jabil Magin nahuli, pero ito, susubukan nila patay dito. Naku, hindi tumama yung stress ni QQ. Not so clutch dito si Stephen QQ, mga kaibigan. Pero ginamit niya na yung BKB niya rito. Nakakabulan na rito ang dying ultimation. Pero makukuha nila ang full set of racks dito. Good play, nag-sacrifice si Jabil Magin dito. Ito, oy, ginagawa mo blade mail, walang blade mail to. Aray, one more hit, he might go down, and yes, he will. Hindi mo pinindot yung magic stick, naiyaka pa. Naiyaka pa, oh, may 17 charges na magic stick, nakalimutan niya. Isang putok lang yan, boy. Nagulangan dito, nagamitan veteran ng ano, moves veteran ano. Moves. Oops, ayun, masakit yung ano yung bigay ng 25? 70% steel life steel. Yan na yun. Ay, ano, steel life steel. Magpapasakit ng ano niya, pati blade mail dyan, ano niya. Wala pupulot ng gem sa ano. Ang talent ba nakakancel ng ano, ng Silver Edge? Ang passive ng talent? Hindi. Sarili yun. Hindi, bakit? Passive yun eh. Tanong natin kay Tropang... Di, ano, sabi, di ba? Ng Silver Edge, cancel the target's passive ability. Magdago na dito si Stephen Kiyoko, wala nang depende-pensa. Kailangan niya. I only make threes. No need for defense. No need for defense. You'll score two, as coach, I'll score three. Oh, and one. And one. Ako si Raven Durant, deadly na rin. Oo, deadly na. Mataan nyo, si Raven Durant, baka tikatira niyan. Fourth quarter na eh. Mga former MVP, hindi talaga... Hindi talaga basta-basta bibigayan under pressure, alam naman natin eh. Baka po pa rin dito si... Wala nang boots si Stephen QQ. Stephen QQ, ano? Lako po! Uy, may agan eh. Ito, may agan siya si Rubik. So yan ang nagpapagulong eh. Lamang pa yung wave niya dyan sa Queen of Pain. Binabati ko pala kayo. Sa mga opisina, oh! Si Kuko nag-level 25, bakala niya, superstar na siya rito. At pumasok na naman siya, blooming in like a boss na naman siya rito. Hirap talaga ang angatan eh, no? Eh, ito, maganda. Maganda hex, maganda item pickup, hexagon. Masakit yan. Pag na-hex yan si QQ, tagilid ang panga niyan. Pero tanda mo, may suporta yan. Kahit na may suporta, tagilid panga mo. Ako, kung ako sa silencer, rush ko yung Aghanim Scepter. Para lang global. Para may... May curse. Hindi na baka blinkin ngayon yung mga ano. Ayun na, may Aegis. Nakakuha na nila. Ito na yung huling timeout. We are now in the clutch, mga kaibigan. Tingnan natin kung maisasara ba o mapapasok ng TNC pa ng ano rito. Pero maganda dyan, kaya nagdagod si QQ. 70% lifesteal eh. Pag dinagod niya yung kalaban, punubuhay niya. Ow! Ay, naku. Pero nakita mo yun, isang hex lang.
bumato na dito. Nakapunong. Siyempre, may keso din bola siya. Di, tsaka yung lifesteal lang ato. Spellbomb niya. Parang lol yan, best. Pero hindi, umakabati siya dito. Uy. Get the global silence, de, pero ang ganda. Ay, ang ganda sana. Silencer will go down at ito na ang opensa ng Golden State TNC. Umuopensa na sila rito. Ang katinila rito, sobra. Grabe spell bomb ni Kuko. Isang scream lang puno buhay. Sabi siya, isang dagot, di ba? Isang dagot scream. Oo, ang ganda. Ine-FF dito si... Tingin mo! Why? Pero hindi, may Mamba out! Kinansel yung Mamba out! Scream na naman, puno na naman yung buhay. Bawal mamatay. Bawal mabawasan ang buhay dito. Uy, hindi, pero nagkakapatayan pa rin, ha? Nagkakapatayan pa rin dito, mababate. Lakels, hindi nila mamatay si Lakels! Anak ng Lakels! Anak ng Lakels, pero ito, bye-bye kami. Tatlo patay. Stephen Kyukyu na lang ang gumagawa rito. Nag-iisa na lang si Kyukyu. Bull blooming siya! Sa tapat ng dalawang tore! At ano, kumbaga pinasok niya pati bench, umi-score na siya doon sa bench ng Golden na ng ano rito, ng San Antonio. Ang kabaganda naman si Durantula naman ang tumapos eh. Tinapos ni Durantula, kinuha niya yung bottom lane. Wonderful. Ang hirap pala patayin ako pag ganun. At ako, magkukop na lang ako, yan pala, the ultimate. Pero mahirap yan, kaya kailangan mag 25 ka agad. So kailangan mong gamulin yung... So kailangan gamulin mo yung ano, Tome of Knowledge. Oo. Ngal-ngalin mo lahat ng Tome. Isipin mo, ilan yung dagong damage? Ilan? Binuo na yung ultimate item! Ano? Divine Rapira! Rapira on Luna! Wow! Ayan na! Ayan na! Rapira on Luna! Hindi pa tapos to. Panoorin nyo to. Tanda mo, walang tatatapos hanggang ilipas hanggang ano. Pag na blade mail, wasak. Oh my God! Pero hindi, lalaban to. Signature to eh. May ano naman yan eh. May kailangan... Naku! Mainit mga kaibigan! Lakels, hindi pa, dapat base lang sila. Kung nakarapira, base muna, di ba? Bakit base muna? Eh, base muna, kasi nakarapira kayo eh. May rapira ka na, hindi ka na, ito na yung perfect. Tinaas mo na isang data rack na ito. Kumbaga, tinaas, nung sinigaw ni Andres Bonifacio yung salitang rack na ito sa biyak na bato, hindi niya na may babalik yung napunit na sedula. Tama. Kumbaga, para mong ginawa na Star Wars, sabi gumawa ka ng ano, ng deklarasyon na ito na, di ba yung tako? Kumbaga, deklarasyon ng kalayaan. Ako. Wala namang BGB Luna, Kuya G. Yayawit yan. Pero may hink natin na lang kasi... Ay! May magandang plano rito. Ano yung magandang plano ko? Kung ako sa kanila, didepensahan ko lang yung base ko dahil may pit lord tayo na may ultimate. Pag narak natin sila at meron tayo divine, tayo sa pintuan ng kawalan. Yun na nga sinasabi ko sa'yo, Kuya G. Naisip ko kanina pa. Meron silang lord, may mamba out. Pwede naman mag-mambain. Mag-mambain, oo. Birang-bira natin makita ang mambain, pero... Oo, kailangan din. Dito, huwag silang kapate. Pagka napita sila, kunyari, 3-on-2. Tapos nabuhay pitland, ako, magre-rekta yan. Oo, rekta talaga. Rekta out. Kumbaga, ang chance lang nila rito is kung mamaubos man sila, mamatay si Pitlord para mahaba yung biyahe. Tama. Handaan nyo yan. Ron Henley, diretso lang, biglang liko. Ganun mangyayari. Ang sabayan dito si MyPro. Ilan na yung ano ni MyPro? 22, mahina. Mahina pa. Konti pa lang natalino ang nahihigot niya rito. Kumbaga, hindi pa sapat ang kaalaman niya para balik ta rin ang Cygnus. Ni Stephen Kyokyo, pero gumasa sa Weaver dito. Ligging casual dagon para kay Kuko. Puri kay Bike, sakit mo, sakit. Pak! Pak na pak, oh! Uy! Naku, naitaas ang kamay ng biyak na pato! Oh! Patay tayo dyan! Swerte mo, may Aegis. Swerte mo. Swerte ka, pero nasa mali yun, ha? Yung batuan na ganun. Oh, didepensa lang naman ako dito. Nagaw pa. Nagaw, pre. Relax lang, TNC. Wala kasing, ang maganda rito, wala kasing objective na silang kukunin. Yun na lang, kaya pwedeng magsama sa... Wala na eh, wala nang babasa. Alam mo kasi, sabi nga ni Sancho, sa Heart of War, huwag mo kukornir ng isang tigreng na magbigay ka ng konting ano. Espasyo. Dahil mapapaklalaban niya. Dahil pag nakita mo, ang isang tigre, kinulong at wala na siyang... Manlalaban na yon. Lalaban. Ganyan na lang yan. You left me without any option. I'ma fight you. Fight me. Sabi ni Papi. I'm a beast. Capital B. Antena. Hirap ng labang to. Hindi bibigay ng kalala. Easy win eh. There's no such thing as easy win and sure win if you are against the signature trust, tama, mga kaibigan. True. Si Dota, best Dota, isa sa mga pinakamatagal na sa larangan ng Dota 2, ang signature trust. At ang malupit sa kanila, birang-bira sila magpalit ng player. Oo.
Pero hindi rin naman inuts si Lakels na babanatan niya yung magbe-blade mail. Alam niya gagawin niya. Alam ito yun eh. Alam niya si na Lakels siya. Parang paghinga na lang din ang pagdodota dyan kay Lakels eh. Tama ka dyan. Tsaka tandaan mo, mabigat ang responsibilidad ng mga espada. Lalo na ang Rapira. Tandaan yan. Malaki ang responsibilidad. Ang huling bumunot ng Rapira, naging hari. Sige nga Arthur, tandaan yan. Tama! Oo, binunot niya ang... tawag sa Rapira ng dati, Excalibur. Excalibur, pero... Alam mo, malupit doon. Yung chicks niya, yung Lady of the Lake. Oh. Chickers niya yun. Sabi niya, Merlin, bigay mo na sa akin yan. Balato mo na sa akin, Merlin. Balato na sa akin yung chickers. Lancelot, back me up. Ganun. Pero, hindi, daig talaga. Sige mo, si King Arthur may ari ng mundo, pero sino tumano sa kanya? Isang pogi, si Lancelot. Ay, oo. Si Nukchak yung asawa niya. Si Queen Guinevere, boy. Sinukchak ba ni Lancelot yun? Sinukchak niya yun. Kaya sila nagkaaway. Grabe lakad mo lang. Chismis ang chismis mo. Ano ka ba chismis? Yung chismis eh. Yung chismis yun. Yung panong ancient type. Boy, magbasa ka kasi ng literature. Magbasa ka. Sinukchak talaga ni Lancelot yun. Kaya ka nagalit si King Arthur. Sabi niya, press parang him over. Parang ikaw si Christy Permin. Sinukchak. Yung pala eh, iba. Nilandi kasi ni Lancelot yun. Nakita ni King Arthur. Why you do this to me? I thought you my brother. I thought you my friend. Oo. Si Lancelot yun. Nanlandi siya. So, hindi pala si Lancelot yun. Si Lancelot pala yung ano, yung... Ay, kayo mga kabataan. Nako! Nako po! Tinamahan na naman ng Lakers. Nako po! Napapigay-B. Great PKB. Doble-doble. Great PKB. Tata na pantakas ginamit niya na rin. Kumbaga sa logic, double negation ang nangyari mga kaibigan. Alam mo, maganda rito. Kahit Mega Creep, si Luna talaga yung kakayaan niyang defensa. Ayan o, sabi ng mga tao, tama si Boslon. Nagpapasa kasi kayo ng mga classics. Mga Little Red Riding Hood yan. Yung mga kabataan niyo, kayo puro... Oh, sa bagay. Hindi kasi ako mga Grimm's Fairy Tales. Hindi kasi ako fan ng mga kasi ako nung bata ako pre, ang dami kong libro. Kaya marami akong alam eh. Pinasa ko lahat 'yun. Mami ko ayaw bigyan ng Game Boy. Oh, ayan, magpasa ka. Ay, rakta ito, mami. O sige, laban eh. Wala naman akong Game Boy nung bata. Ayaw kong pairamin. Nagbabasa ako ng libro pero hindi ko trip yung mga fairy tale. Mga binabasa ko nun, mga atlas, almanac. Yeah. Gusto ko mga records kayo, in history. Kaya kayo, mga kabataan kayo ngayon, huwag kayo masyado magbasa kayo. Read and... Ayoko sa pick up, ano like sa me. Mga fiction. Gusto ko yung mga facts. Nanda mo yan. Yawn. Naku, ano? Uy! Na-Blinkex! Si Steven Yukyu! Oh my God! Pinitas na parang Brutus ko. Ang angas mo, Steven Yukyu, ha? Wasak ang pace. Wasak ang bangay na sinasabi at ko naku, eh. Ano, walang ano kwenta. Ano ba sinabi ko? Malaki ang responsibilidad ng nakarapira. At yan na nga. Nakarapira is not doing it. Di ba yun na rin dapat si Durantula? Nako, bubuhay na rito lahat ng ang Satanica. Satanica Angelicus Magnetismo. May na. Inabangan nila. Uy, nakaubo. Pag ang carry na Weaver, nakakita ng carry na Luna, sabay tumakbo ng napakalayo. Tagilid. Uy, tagilid ang... Nakita mo yung mga pormahan na yun? Grabe. Bilis nito, parang di ko gusto to para sa DNC, parang isipin mo, Mega na. Mega na, nagro-Roshan pa! Yung kalabang mo ba'y nagro-Roshan, ha? Na Mega Sardines, tako! Oh. Tako, ipis ka, huwag ka nang ipapin! Naku! Nag-global sila, tarantang itik sila, hindi sila... Naku, na-Hexagon! Patay si Snarter, tumalon sa gitna, nagkapakbakan na rito! Pero Silencer, ang ganda ng force up! Si Luna! Ay, nag-aabon! Na-trap si Snarter! Sa puno! Magpapatore! Nasa trap siya, na-trap siya, pero nakapatay na! Si Luna na tinatawag na! Tinatawag na! Eclipse. Camping na tayo! Mamba out! Mga kaibigan, nice play! Nanakaw pa nila yung Aegis! Nanakaw pa nila yung Aegis? Naku nila! Na kanino? Nasa mid? Si Chukras? Ah, nakay Luna. Akala ko nakakuha ng TNC. Ibig sabihin, nanakaw nila sa ano TNC. Pero mahirap. Ito ang pinakamahirap na depensa. 3v5, parang nag-foul out na lahat ng kampi mo rito, mga kaibigan. Ay, naku, nagkamali yata dito. Nag-foul out na, foul out si na Jambulado lahat. Si Jambulado, nasama na, oh. Naku po, ito na. Tapos na yata ang boxing, pinasarap lang. Lalaban si Luna, may Aegis pa yan eh. Lalaban sa cancer yan. Pero ayun na ako. Aray, naipit si Shokoy, mga kaibigan. Luna against the world! Me and you against the world! I love you! May round 2. Oh, may round 2 yan. May round 2. Round 3, round 2. Tignan natin, sino kung kabuhayin. Mamba out. Ako, can they do it?
nakahulihan, nakahulihan portion na rito. Patay na dito si Kawhi Leonard. Si Kawhi Leonard hindi isa-isa lang ang masusupalpal niya, pero parang liba na yung bola ng Golden State dito. Sabay-sabay tumitira ng 3 points, tapos tayo dyan. And GG will be called, and TNC will be able to close this game. They will take game number 1. Pero medyo may mga plus. There's a lot of... This game could have been over 40 minutes ago. Tama, tama. It's never better na ganyan katindi. Feeling ko ah, si TNC pa yung... Dehado, parang sila pa yung humabol dito. Even though lamang sila eh. Sila pa yung kumambak Israel.